Ayun ba, pampogin dating. Yun oh, T-Max. Ganda. Sundan natin. Uy, di kaya. Lakas ng pang T-Max na ba? Hindi ako nagkakamali. 5:30 yan. Kasi yung mga bago ngayon, 5:60 na ata. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ang gagamitin natin ngayon, isang Vespa Primavera 2018. So ngayong araw papalagay natin itong mga accessories nya ito para dun dito. Ayan, pupunta tayo sa Vespa Imus para ipalagay ito. Pati rin ito, itong parang carrier sa harap para dito. Ayan, itong Primavera is a 2018 model na galing kay Sir, kay Coach Charles Nolasco. ABS siya, tapos ito, single shock, parang pro-am na rin yung sa harap. ABS yung dito sa harap ng preno sa harap, tapos LED na rin to. Ito bulb pa siya. Ayan, best. Tapos nilagyan na rin ni Sir Coach ng LED dito, aftermarket na to. Ito yung shock niya dito sa harap. Ayan. So i-jet na siya. Kasi yung mga unang Vespa, hindi pa daw sila i-jet. Ngayon ito para sa charging system niya kapag matagal siyang hindi ginagamit. Meron na rin siyang box. Original na pang Vespa din. Tapos ito yung susi niya, ito yung sa box, ito yung sa ignition niya. Ayan. So ito yung panel board, makikita mo speedometer, yung digital na rin yung fuel gauge niya, tsaka yung mileage. Ayan, ABS. Tapos yung busina niya pinalitan na rin ng PIE. Ayan. Sumasabay na rin siya. So kapag binusinahan mo, sumasabay yung mga ilaw. Tingnan nyo. Ayan. So ito yung gagamitin natin ngayon. Tapos naka-Acra na rin siya na pipe. Aftermarket na Acra. Pero stock engine lang siya. Yan yung tatak ng busina. Ito model na to is a 2018 Primavera. 150cc ABS na rin. So dadalhin natin ngayon siya sa Imus para mapalagay yung mga dapat ipalagay at saka ma-change yun natin. So ang cost ng scooter na to sa second hand nasa 230 plus, pero sa brand new almost 300k na ata. Hindi ako sure kung magkano, pero tara, testingin na natin. Pero teka lang, bago natin siya testingin, sound check muna natin. Tayimik siya pero buo. Tapos ito rin yung sa compartment niya. Iyon mo lang siya, tapos pindutin mo lang ito. Ayan.
yun yung compartment niya. Tapos natatanggal na rin to. Ayan. Medyo marumi pa. Hindi pa nalito. So, testingin na natin siya kung paano yung handling at saka yung power niya. So, yung sitting position niya, relax na relax ka. Yung height ko na 5'9", ayan o, sakto lang dito sa pako. Tapos yung handlebar niya, relax ka naman. Classic na classic yung dating, kaya lang yung BS hindi. Oh. Medyo marami pa sasakyan, wait lang. Pang city driving lang naman talaga siya kasi nga classic, tapos yung scooter lang siya. Sa hindi katulad ng ibang ano, ibang mga scooter. Medyo talagang pang walwalan. Ito hindi, pang poging dating. Yun o, T-Max. Ganda. Sundan natin. Uy, di kaya. Lakas ng power na T-Max na to. Hindi ako nagkakamali, 5.30 yan. Kasi yung mga bago ngayon, 5.60 na ata. Yung power naman nitong Vespa na hawak natin, tama lang naman para doon sa CC niya na 150cc. Tumigil yung ano, T-Max. Hindi siya mahina. Hindi naman siya ganun ka-powerful. Pero okay lang siya pagdating sa pagpipigayin mo. Oh. So, ang punta natin nito sa Vespa Imus para magpa-check, magpa-change oil at saka palagay yung mga ibang accessories pa niya. So, yung nakikita nito dito sa panel board niya, basic lang naman. Ayan o. Meron siyang kilometer per hour, meron din siyang miles per hour. Ayan. Tapos oras, meron na rin siyang oras. Yung warning ng engine, check engine, makikita mo na rin. Tapos yung ABS niya, kung gumagana ba o hindi. Yung tubig, napakalayo naman ito. Sige na nga, ikot na tayo. Medyo maingay rin yung Acra. Pero hindi naman siya tulad ng mga ibang scooter na basag. Ito buo yung tunog niya. Para marinig niyo siya ng maayos, sa headset, maririnig niyo siya. Hindi katulad sa mga speaker lang ng cellphone. Hindi niyo maririnig ng maayos yung buga ng tambutso. Kanina nung sinound check natin, mag-headset kayo para marinig nyo ng maayos yung pipe niya. Mamaya check natin yung top speed niya. Kung hanggang ilan siya ang kaya niyang itakbo dito sa katawan niya, kasi medyo mabigat yung katawan niya, ano siya eh. Bakal. Ayun o. Kaya kapag bawa nagasgasan, nire-repaint, pwedeng-pwede siya, pwede siyang masilyahan kasi nga bakal siya.
Tapos yung grip niya original na pang Vespa din. Pero aftermarket na to itong bar end niya. So kung nakikita nyo, parang may gasgas na siya o kaya meron na nagfe-fade na mga ano niya, parts niya. Ano siya, 2018 model na siya. Ibig sabihin, 3 years na siyang nagagamit. Second hand lang din siyang nakuha. Pero kahit 3 years na siya, hindi naman siya ganun ka maraming gasgas, may issue. Okay naman siya. So check natin kung makukuha natin. Ito yung top speed niya. Sana konti lang yung sasakyan para attempt natin parang nasa all 99 or 98 yun yan malakas siya, medyo malakas naman siya sa arangkada pero pagdating sa dulo yun nga, makikita nyo kumakalo lang siya ng 95 to 99. So mamaya testingin ulit natin kung hanggang ilan yung top speed niya. Tapos yung 0 to 90 kasi yung 100 medyo hirap tayo eh. Kaya yung susukatin natin ngayon yung 0 to 90 niya kung ilang segundo. U-turn na tayo dito. So 1 2 0 to 90
109 top speed sa timbang ko na 89 kilos, tapos ang height ko 5'9". So not bad, okay na rin. Kasi hindi naman siya talaga yung hype, parang hyper na scooter eh. Ang ano niya, ang category niya, ano siya, classic. So ibig sabihin kapag classic, parang pampogi, pantambay, ganyan. So para sa akin, okay na okay ito. Tapos Italian bike pa. Tayo, sobrang init. Ang init. Yun. Vespa Imus. Yan siya. So, pagkatapos natin naligaw, finally nakita na rin natin siya. Sir. Po, naka all weather na. So bali chine-check niyo po siyang buo niyan, tay. Po. Kung gumagana na. Ah, kung gumagana po na. Yan, bago pala nila galawin dito. I-check muna kung may mga gasgas na, tay, na. Ayun, may checklist si tatay. Pinakikinggan kung bago nila galawin kung ano yung gasgas, kung may siraman yung motor natin. Sine-check niya isa-isa. Yan. So, dito sa Vespa, hindi sila basta-basta gumagalaw ng motor. Kailangan, titignan mo muna nila bago nila galawin. Che-check mo muna nila yung buong motor, kasi baka nga naman na may sira bago mo pinasok yung mga hindi mo pinagawa, eh sa kanila mapuputokan yun. Kaya ayos din dito, ano, mga Vespa. Yan, ito yung papalagay natin. Parang tinatanim ata dito yun eh. Primavera rin ata to. Yan, primavera din pala to. Ganito yung dala natin. Tapos mukha rin siya nito. Ito, Sprint. Yan. Ito yun. Sprint din nata ito. Tignan natin. It's 125. Hindi, 125 lang ito.
lagi papayat na ulit. A few moments later. So tapos na siya magawa. At dito na nakalagay na yung mga accessories na pinalagay natin. Napa-change oil na rin natin siya. CVT cleaning, engine wash. So okay na siya ngayon. So, sarap gamitin. So, dito na rin natin tatapusin ang ating vlog. Huwag nyo na lang kalimutan, i-like ang ating page na Motodon. At i-follow nyo na rin. Tapos, mag-subscribe na rin dun sa Motodon Vlog sa YouTube. At huwag na rin kalimutan, pindutin yung notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong video. So, hanggang sa muli. Bye.